Human error at malakas na hangin ang mga tinitinang dahilan ng pagbagsak ng C-130 plane sa Sulu. Tuloy naman ang DNA testing at pag-check sa dental records para sa pagkakakilanlan ng ilang nasunog na bangkay. Balita hatid ni Oscar Oida at Marisol Abdurrahman. Kahit tumala sila, hindi namin sila malilimutan, ma'am. Mahal na mahal namin yung tropa, ma'am. Sa hirapan sa ginawa, ma'am, hindi namin sila malilimutan. Kasi sumura yung turingin namin, ma'am. Halos magkapamilya na kami, ma'am. Nagdadalamhati at nanghihinayang si Private Benjamin Obo Jr., isa sa mga nakaligtas sa pagbagsak ng C-130 cargo plane sa Patikul, Sulu nitong linggo. May mga iniinda pa siya sa katawan, pero mas ramdam daw niya ang sakit sa pagkamatay ng kanyang mga kabatch. Napakasakit mo, malalugtas mo po. Bago sila bumagsak, kumalubog daw muna ng malakas ang eroplano, kaya nagdikit-dikit sila sa loob. Kaya itong dito ko sa kanang braso ko, ma'am, medyo may nabugbog siya, ma'am. Okay. Malakas yung impact? Malakas yung impact talaga, ma'am, kasi dumilim lahat ng mga paningin namin, ma'am. Tapos yung tropa sa harapan at sa likuran, ma'am, hindi na namin makita, ma'am. Tapos ang apoy sobrang lakas, ma'am. Humiyaw na kami lahat, ma'am. Sabi lang namin nga, Lord God, tabang, Lord Jesus Christ. Bagsak kasi, ma'am, sunog na yung front side ng C-130 at saka sa entrance ng C-130, ma'am, madilim na yung paningin ko, ma'am. Kasi sa isang pikit lang, ma'am, pag ganun ko, malakas na yung apoy, ma'am. Si Sergeant Abud Asmawil, na 2 dekada ng sundalo, kahit ilang beses nang nakasakay sa C-130, iba raw ang naramdaman sa flight noong linggo. Noong umulanding na, ma'am, parang iba na yung lipad sa C-130. Pag ganun-ganun na, sabi ko, bakit ganun ang C-130? Gumanon yung ligid niya. Umakyat na naman. Uy, bakit ganito? Ganun na yun siya. Taas. Tapos pagtaas mo, nakababa pa. Wala na, naputol na. Sunog ang anit, mukha, mga kamay at paa ni Sergeant Asmawil. May bali rin siya sa tagiliran. Nung nangyari yun, alam niyo na na magpapakrash na kayo noon? Kasi iba na ang lipad niya. Sunog din at may mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan si Private First Class Gani Ligayan. Iniinda pa rin ang sakit ng namamagang paa. Bumikit ako tapos parang nahagip ako sa patapon. Kasi nahati daw yung aeroplano. Hindi ko alam din na nahati. Tapos pag busy mo, nakita mo na susunog. Sunog naman. Tapos may putok-putok na yung aeroplano. Sabi ni Ligayan, nakapag-landing pa raw ang aeroplano ng makailang beses daw na promeno. Kalakasan din konti yung brake, ma'am. Pangalawa. Tapos yung mga tulit. Ilang beses kayo nag-landing? Isa lang, ma'am. Tapos nag-break na naman ulit. Tapos umangat. Ibig mong sabihin yung gulong nakalapag na? Oo, nakabreak talaga, ma'am. Kasi nandun ako sa bintana ulit. So nakalapag talaga? Oo, nakalapag talaga, ma'am. Tapos? Nag-break pa. Tapos umangat ulit. Baka na short lang siguro, ba? Akala ko iikot. Pagtingin mo sa bintana, kasi nandun man ako sa dulo. Pagtingin ko, may mga kahoy na. Impact naman, pumikit na ako. Na magkamalay siya, nasusunog na ang C-130 at tinutulungan na siya ng mga sibilyan. Patuloy silang nagpapagaling sa Camp Navarro Hospital. Ang iba namang sugatan, nasa iba't ibang pribadong ospital dito sa Zamboanga City. In pain sila eh. Mga sunog dito, sunog dyan. Tingitingnan nila kung sino ang pwedeng i-airlift sa Manila. Nakaburo naman sa Naval Forces Western Mindanao ang ilang nasawi. Ilan lamang sila sa 4 pa lang na sundalo na na-identify ng AFP ng mga nasawi sa C-130 crash. Aminado ang Department of National Defense na hindi madali ang pagproseso sa mga bangkay. I think it will take longer than we expected dahil nga wala eh. Paano ka makakakuha ng ano dyan? Wala ka na makita eh, na nasunog, nasunog, nasunog eh. Isa sa 53 nasawi ang mismong piloto na si Major Michael Vincent Benolerao. Batid ng kanyang pinsan na mahusay na piloto si Major Benolerao. Pinapadalan pa nga raw siya ng mga video nito ng pag-land sa mahihirap na lugar.
kaya hindi siya makapaniwala sa nangyari, bagamat balak nang mag-file ng early retirement ng pinsan para sundan ang kanyang fiancé sa Canada. Nangibabaw pa rin sa military pilot ang hangaring magsilbi sa bayan. Kung hindi lang dahil na lahat ng family members niya nasa Canada, for sure he would stay until retirement. Mike, you are now in good hands. You are now with your father and our grandfather, your uncles. Well, just enjoy the moment there. Nagluksa rin si Annie Matundin sa pagpanaw ng mister na si Corporal Raynel Matundin. Mapagmahal na asawa't ama ang kanyang mister na nagawa pang mag-video chat sa kanya at sa kanilang mga anak bago sumakay ng eroplano. Inihahanda na ang pagbuburula ni Corporal Matundin na bukod sa kabiyak ay inulila ang kanilang tatlong anak na babae. Unang-una din discourage ko siyang pumunta sa hulo. Pero sabi niya, kung oras mo na talaga. Kung mamamatay eh, mamatay. Hiram lang ang buhay. Kung hindi natin swerte, bahala na. Fighter talaga siya. Byuda na rin si Mabel Dapanas, na naka-video call din ang mister na si Corporal Carlo Dapanas Jr. ilang minuto bago sumakay sa nag-crash na C-130. Sabi niya sa akin, palagi kayong mag-ingat dyan sa bahay. Mahal daw niya ako, hindi daw niya ako kalimutan, sir. At saka yung anak namin, sir. Parang sign na talaga niya, sir. Bago pa man daw ang flight ng kanyang mister, kakabakaba na siya, lalo't ayon daw mismo sa asawa. Ang sabi niya, yung sinakyan daw ng C-130 airplane, may ano daw yung sakyanan nila, may problem daw, sir. Sabi ng asawa ko. Naputol daw ang tawag pero nang subukan na niya itong tawagan, hindi na raw niya makontakt. Ganun na lang daw ang kanyang pagkabigla nang mabalitaang hindi kasama ang asawa niya sa mga nakaligtas. Ayon kay Secretary Lorenzana, wala namang problema ang C-130. It's not the aircraft. Not the aircraft. Bago yan eh. Bagong dating yan. Dumating yan noong January 29. Ang gumugulong na post-crash investigation, sumisentro sa dalawang anggulo. Meron kasing hangin sa likod eh. Ay mabilis yung ano niya eh. Mabilis. Hindi siya nakapag-minor dahil mayroong hangin sa likod na malakas. Parang tinutulak siya gano'n. Another factor there is the pilot error also. Baka meron din siyang hindi nagawa. So it could be pilot errors? Yes. Combination. Oscar Oida! Marisol Abdurrahman, GMA News!